Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong gabi sa init sa magdamag, isusugod nga si Tope sa hospital dahil sa nangyari sa kanila ng kanyang ama. Ito ang magiging dahilan upan mag-migrate si Tope at ang kanyang pamilya patungong Canada upang doon magpagaling si Tope. Ikalulon cut naman ni Rita ang balitang iyon tungkol kay Tope. Ngunit tuloy pa din sa pag-ikot ang bahay ni Rita at dito ay hindi pa rin siya titigilan ni Peterson sa pagsuyo sa kanya habang papuntang hospital si Rita upang mag-duty. Dito ay unti-unting sasama ang kanyang pakiramdam hanggang sa matamba na lamang ito. Mabuti na lamang ay nandoon si Peterson upang agad na sumaklolo kay Rita. Pagkagising ni Rita ay si Peterson ang bubungad sa kanya. Agad namang darating ang doktor upang ibalita kay Rita na siya nga ay 2 buwan ang nagdadalang tao. Ikalulungkot ni Peterson ang nalaman niyang iyon tungkol kay Rita, gayon din ay sasama ang loob nito sa balitang iyon. Pipilitin ni Olivia si Peterson na ayusin ang buhay at ipagpatuloy ang nasimula ng kanilang pamilya. Gusto ni Olivia na pasukin din ni Peterson ang kongreso. Makalipas ang ilang araw agad muling susuyuan ni Peterson si Rita at isasawa lang pansin nito ang nalaman niya tungkol kay Rita. Sasalubungin ni Peterson si Rita at sosorpresahin ang mga gamit pang sanggol. Si Rita naman ay itutuloy pa din ang kanyang trabaho, dito ay malalaman niya sa isang pasyente ang tungkol sa mga nangyayari kay Tope sa Canada, ikasasama ng loob ni Rita ang kanyang nabalitaan, ito ang magiging dahilan upang duguin si Rita. Habang sa Canada, ay mapapansin na lamang nila Tope na wala ng malay ang kanilang ina at tila umano ay pinagtangkaan nito ang sarili niyang buhay.